guys. So right now, I am walking alone kasi sila mama at si Hoka nandun sa pavilion nagsha-shopping. I'm done with my shopping. I actually wanna do something else kasi this is our technically last day dito sa Malaysia. Kasi tomorrow, maaga yung flight namin on the way back to Manila. Since ayaw nila ako samahin papunta dun sa Aquaria, I'm gonna go there alone. So sabi ng concierge, I'm just gonna walk straight, look for the bridge, and then go to the convention center kasi nandun na yung Aquaria. Hopefully, may tickets pa kasi yung sa Klook, kailangan you have to book a day in advance. I think this is the bridge yung sinasabi nila. And until 6 PM lang siya, and it's currently like 4:30 PM, so I still have time. I actually want to go to the zoo as well, pero walang time eh for the zoo. Okay, wait lang, medyo nawawala ako. I'm gonna look for... Okay, I'm gonna go down. Oh my gosh, bababa. Okay, bumababa na ako. Okay, so hindi pala bababa dun sa escalator na yon, kasi nung bumaba ako kanina, pupunta na ako sa street. So, finalo ko lang dito sa may bridge, kasi after daw nito, I just follow the signs, tapos... dire-diretso lang yun papunta ng KLCC. So medyo siguro mga 10 minute walk. And then after that, pag nandun na daw ako sa KLCC, I'm gonna go down, tapos go straight, then go down again, then I'm in Aquaria na. Okay guys, so we are finally here. And kung wala pa kayong biniling ticket, you can fall in line here mismo. Pero mas madali talaga kapag bumili kayo sa Klook. So, para sa akin, this is gonna be my first time going to an aquarium by myself, na walang kasama. So, para siyang daytime sa sarili ko. Actually, very exciting kasi if you guys can see here, madaming madi-discover dito sa Aquaria. So, I'm excited for that. So guys, kala ko dito puro mga fishes lang and marine animals. But turns out, meron din ditong meerkat. Here! Hindi nyo alam yon, ito si Timon. Sa Timon and Pumbaa, Lion King, yan. Also, if you guys are curious kung anong amoy dito, hindi siya mabaho. It actually smells really, parang may aromatherapy. Bakit ganon? Mabango siya. Hindi siya amoy mga animals. Pretty sure sobrang dami pang mga makikita dito. Whoa! Look at the size of this fish! Laki! Also have this walkway so that you can slowly appreciate the marine world. Makikita mo sila dito. Para siyang under the water. But if you wanna stay still, meron din namang other side dito. Dito yung gagalaw ka. So, kala ko tapos na, but wait, there's more! Sobrang haba dito, and feeling mo talaga na sa underwater world ka, tapos kitang-kita mo talaga yung mga bellies ng mga animals dito, mga sea creatures, and super exciting kapag pumunta sa ila, sa taas mo yung shark or yung mga stingray, kasi nakikita mo kung anong itsura nila sa ilalim. So actually dito, may shark feeding schedule, pero I think late na ako. So ito lang makikita natin. Baka mga fully fed na yan, kaya ganyan na yung mga ano, nagsisiesta na. Alam nyo, one thing I really like about going to museums or yung mga aquariums, yung mga ganitong places, is that I get to learn new information. So, syempre, babasahin-basahin rin naman yung mga nakasulat dyan sa wall, hindi lang titingnan yung mga animals, para matuto ka rin kung ano yung ano na yon, ano tawag doon, kung anong special dun sa animal na yon, di ba?
Grabe guys, aquatic animals are so interesting. Pero alam mo, sobrang dangerous niyan. Kapag yan na-sting ka, wala, GG ka. But look at them, they look so majestic. Para siyang mga fairy, no? I think that's the whole aquaria tour, guys. Kasi dito, nasa escalator na ako ulit because it says here, exit. But it also says, welcome to Atlantis. So I'm not sure kung exit na ba talaga to or like, meron pang new, like, what do you call this? Chapter? Hindi chapter, new part. Ah, so dito, malamig. Baka exit na nga talaga to. Okay guys, so charot lang dun sa new part. Exit na talaga siya. Basically, we are done with the aquaria tour. I don't know yet kung ano pang pwede kong magawa, but I am happy with my very spontaneous aquarium tour by myself. Hindi ko ito ginagawa sa Manila ha. Dito ko lang yan ginagawa sa ibang bansa. So, napaka ano ng ano ko, ng loob ko. Ang lakas ng loob ko dito mag, mag-explore by myself. Kala mo naman, may SIM card, di ba? There's the bridge. So, maglalakad ako ulit for around 10 minutes. So this is our last day here in Malaysia and currently nandito kami sa airport. So overall para sa akin yung trip namin sa Malaysia is actually pretty fun. It's not our usual itinerary but nasayahan naman ako sa kanya kasi madami naman din kami napuntahan ng mga activities, napuntahan pa rin naman yung mga tourist spots and then we also got new memories dun sa places na pinuntahan namin before. Unforgettable talaga yung monkey experience. So to end this video, kung gusto niyo pang magpakita ko sa inyo ng mga travel videos with informational stuff, detailed stuff, then just click like, comment below, and subscribe in my YouTube channel. And you can also follow me on Instagram, Facebook, and TikTok at itsjustinec. And then for your Klook Travels, pwede kayo magkaroon ng 5% off if you use my code JUSTINE5OFF. Super, super helpful talaga yung Klook. Alam nyo yan, napanood nyo na kung bakit. Super important yung Klook. So yeah, that's it guys. Thank you so much for watching my video. If you liked it, please leave a thumbs up, comment down below for other recommendations, and subscribe to my channel.